Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Tayo ay nasa 12th araw na ng paghahanda sa darating na mahal na araw. Ang pag-uusapan natin ngayon, meron ka bang mabigat na problema ang pinagdadaanan? Ang itinuturo ng Ebanghelyo ngayon, huwag mong daling mag-isa. Humanap ka ng patalik na kaibigan o kakilala upang i-share mo ito kung ano ang iyong nararamdaman at i-request mo sa kanya na ipanalangin at samahan ka sa iyong pagdadalamhati at pagiging malungkot. Dahil yan ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Niyaya niya si Pedro at si Zebedeo dahil siya ay merong mabigat na dinadala. At sinabi ng Panginoon na mamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Ang request ng Panginoon, samahan siya ni Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Maganda ang pinakita ng Panginoon. Ishiner ang kanyang bigat na nararamdaman sa kanyang matatalik na kaibigan. Hindi ibig sabihin na kapag nag-share ka ng bigat ng worry sa ibang tao, nababawasan ang pananampalataya at tiwala natin sa Panginoon. Dahil ultimo ang ating Panginoong Hesukristo, ginawa yan. Nagpasama at nanghingid ng panalangin para sa kanyang mga kaibigan na meron siyang pinagdadaanan. Pagnilayan natin ito, ano ang pinagdadaanan mo ngayon na sinasarili mo? Ang pangyaya sa atin ng Panginoon, ishare mo yan sa iyong kaibigan. O ikaw ba yung taong inilipita, niyayaya, na magkapi man lamang, nakausapin man lang ang kaibigan mo, may mabigat na problema para ipanalangin siya. Kaya mo magbigay ng oras at panahon sa taong ito. Gaya ni Pedro at mga anak ni Zebedeo, binigyan ng oras at panahon ang ating Panginoon para makinig at samahan sa kanyang pagdadalamhati. Pag-inayan natin ito. Amen.